Bakit? Baka mahulog yan. Ayan, nahulog ng tuloy. Imbis na tulungan mo ako, pinapanood mo lang ako eh. Hindi ako pwede ngayon, may tatapusin pa ako. Malapit na magsimula yung party. Wow, Zaino, ang galing mo talaga. Dapat hindi ka na lang nagsekretary nun. Dapat simula pa lang, executive ka na. Yun ang bagay sa'yo eh. Kudo sa'yo ha, good job. Salamat. May DJ ba mamayang gabi? Ewan ko ba, siya ka lang umaayos. Ah. Alis ako bago magsimula. Bakit alis ka na? Dito ka muna. Hindi na, kailangan ko na umalis. Tsaka syempre, ayoko makita si Alihan. O sige. Aalis na ako. Ang aga-aga pa, ah. Ano namang ginagawa mo dito? Welcome. Wala ka bang opisina? Meron. Hindi tayo nag-usap kagabi at gusto kong mag-sorry dahil sa nangyari. Okay. Nag-sorry ka na, di ba? Pwede ka nang umalis ngayon. Yeah. I talked to Ender. I'll make sure she won't do it again. Alihan, wala akong pakialam sa inyong dalawa ni Ender. Okay? Wala akong pakialam sa sasabihin ninyo. Mabuti pa, layuan nyo na ako. Wala kang pakialam? Mm-hmm. Ganon. So bakit mo sasabihin kay Halit yung shares? It seems like you care. Sinabi ko na nga. Ano? Oo. Sinabi ko lahat. Hindi man lang ako nagdalawang isip. Pero matagal mo nang ginagawa to, di ba? So bale, parang may head start ka pa rin. Fine. Sige. Bakit, Alihan? Akala mo ba poprotektahan pa rin kita ngayon? Hindi. Wala akong pakialam dun. Pero hindi ko naisip na ipapahamak mo ako, Zaynep. Turns out I was wrong. Ay, sana pwede kong dalhin lahat. Pero magiging masaya na ako ngayon. Bakit mo pinaalis yung mga kaibigan ni Erin dito sa bahay? Pero darling, hindi mo kasi sila nakita. Magugulo talaga sila. Ginulo nila yung bahay. Nagdala siya dito ng mga palaboy. Dapat pagsabihan mo ang anak mo. Who are you to decide that? Alam mo, sobrang apektado anak ko. Darling, maniwala ka, hindi sila okay na kaibigan ni Erim. Di siya dapat sumama doon. Yildiz, ang daming tao nakapagsabi doon na hindi ka bagay sa akin noon, pero pinakasalan pa rin kita. Tama lang na umalis na ako. Balita na ba tayo ngayon? I mean, may bumili ba ulit ng shares? Parang wala naman akong napansin. Sabi ni Zaynep, kinausap niya si Halit. Talaga? Hindi ko lang alam, pero pwede rin dahil nangyari yung nung isang araw. Maybe, but I don't really know. Pero, paano kung totoo? Pero, nakapagtatakaan na alam na ni Halit but he hasn't done anything. Baka may pinaplano na ngayon si Halit. Alam na magbabakasyon kayo. Kung sinabi niyo, pinaghintay ko yung driver. Hindi, okay lang. Magta-taxi na lang ako.
Okay po, ma'am. Aisel, mag-ingat ka. Ano ka ba, Mrs. Yeltis? Kung magsalita kayo, parang hindi na kayo babalik. Okay lang po ba talaga kayo? Nung nakaraan, hindi. Pero okay na ako. Bye-bye po. Welcome, Mr. Dundar. Happy New Year. Mr. Dundar, welcome. Hindi ko alam darating kayo. I invited him. I mean, inimbita ko siya dahil tinulungan niya tayong hanapin si Kadyo magdamag. Kaya yun. Dumaan lang ako para mangumusta at may ibigay akong regalo. Gusto ko bagay sa team niyo ngayon. Pakikuha. Nakita mo yan? Ang ganda. Naku, sino ba siya? Ang yabang naman niya. Sumakay ka na lang. At saka, narinig mo? Bakit kanya siya magsalita? Parang kakaiba. Uso ba yan? Ganyan talaga siya. Medyo eccentric kasi siya. Alam mo yung taong hindi sumasabay sa uso. Yun ang in ngayon. Mas malaking Christmas tree pa sana ang bibilin ko. Pero baka hindi kumasya dito. Sa totoo lang, ayoko talaga ng New Year parties. Para sa akin, mas masaya tuwing Pasko. Mas gusto ko yun. Mas masaya, pwede mong isama pamilya mo. Madaming handa. Next time, sama ka. Mr. Dundar, si Mr. Alejan nga pala. Mr. Alejan, si Mr. Dundar. Meron ba? Meron ba? Teka, asawa mo si Ender, di ba? Mismo. Tama ka, Mr. Dundar. Mr. Alejan, yung asawa mo? Wala siya sa silin. Sayang. Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? Sisimulan na natin ang annual New Year's raffle ngayon. The prizes are 1-year membership sa gym of your choice na galing kay Mr. Hakan for the lucky person who gets number 10. Okay, di ba? Kung sino man ang makakuha sa number 20, mananalo ng trip to New York for 3 days and 4 nights na galing naman kay Mr. Alejan. Akala nyo tapos na. Hindi pa. Kung sino makakabunot ng number 19, mananalo ng special homemade dinner kasama si Ms. Zeynep sa bahay niya. Ano sabi mo? Ano special dinner? Bakit ba, Zeynep? Natikman ko na yung luto mo. Ang sarap talaga. Ano? Sino nagsabing pwede kang mag-decide para sa akin, ha? Ano ba, Zeynep? Yung dalawang boss nagbigay ng regalo, dapat hindi ka magpahuli, di ba? Ha? Ayokong mapahiya ka, kaya dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dapat tinatanong mo muna ako. Ano naman ang sasabihin ko sa kanila? Afford mo na bang mag-trip to Europe? Hindi rin naman, di ba? Okay, let's continue. Excited na ba kayong lahat? Okay, let's go! Yung guest na lang natin para special. Mr. Dundar, pwede bang ako na lang ang bumunot ng number para sa'yo? Kasi pakiramdam ko mukhang siswertehin tayo ngayon. Talaga? Oo. Bumunot ka na. Yep. Shhh! Jenner, gusto ko talagang manalo. Sure, sir. Akong bahala sa'yo. And the lucky winner is... Ang swerte mo naman. Number 19, Mr. Dundar. Panalo ka, Mr. Dundar. Zeynep, nakuha niya yung number mo. Miss Zeynep, swerte, nabunod kita. Ganun ba? 19. Thank you.
Nakikita ko nga. Ang swerte ko. Ito na ang sign na magiging maganda ang bagong taon. Let's give them a round of applause, guys! Congratulations! Matagal kong pinag-isipan to. Gusto ko lang mahalin mo ako. Pero pakiramdam ko, wala akong puwang sa puso mo. Kaya napag-isip-isip ko, doon na lang ako sa taong mahal ako. Kalimutan mo na ako. Huwag mo na akong tawagan. Special dinner. Huwag mo sabihin isaw yan, baka himatayin ako. Ms. Zainab, pwede ba tayo mag-usap sa office? Hindi. Ihintayin kita sa office. Nakakaasar. Sino ba yan para diktahan ka? Baka hindi ako makapagpigil sa kanya. Mr. Dundar, kumalma lang kayo. Kakausapin ko lang siya, ha? Bakit? Anong gusto mo? Anong kalokohan yun? Huh? You're inviting strangers to your house now? Hindi ako yun. Idea yun ni Janelle. At hindi mo naman siya pinigilan. Di ba sabi mo sa akin dati, galit ka sa kanya? Bakit ba? Wala kang pakialam. Ipagluluto mo pa yung lalaking yun, ha? Mm-hmm. Oo naman. What did you ever see in that guy anyway? Sa tingin ko, dapat tigilin mo na to. Stop trying to make me jealous because it's not working. Hindi ko nga to idea. At sino naman nagsabi pinagseselos kita? Zainab, huwag ka nang umasang magseselos ako, okay? Ganun ba? You're just wasting your time. Hindi ka na dapat mangdamay ng iba para lang saktan ako. Wow, ha? Ang confident mo. Dundar, kung sakaling mamaya tayo mag-dinner, available ka ba? Dinner? Mamaya? Mm-hmm. Oh, sige. Okay, perfect. Kukunin ko lang muna ang bag ko saglit, okay? Paborito ko to, pare. Pangilakas ang ano ko, te. Irim, bro. Pumunta tayo sa Etiler. Maganda raw ang view doon. History ko to. Sure, bro. Solid ka talaga, Irim. Thank you.
umalis na ako sa amin. Hindi ko na matiis kay Mal. Ikaw ang mahal ko talaga. Sinabi ko na rin kay Halit lahat. Pwede na tayong magsama. Tulad ng dati. Sarah, pwede ba tayo magkita ngayon? Ngayon? Sure, I'm not busy. Oh, sige. So, susunduin na lang kita mamaya. Okay, see you. Ayos, see you. Diyan ka na sa asawa mong di mo mahal, Yildiz. Habang buhay kami magsasama ni Sarah, magpapakasal na pala ako. To whom? Well, sa'yo kung papayag ka. Sa akin? Sarah, alam kong biglaan, pero bakit pa natin kailangan patagalin? So tingin ko doon na naman ito pupunta, di ba? I don't know what to say. I'm shocked. Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Maiintindihan ko naman kung pag-iisipan mo muna. Sarah, hindi pa natin masyado kilala ang isa't isa. Alam ko yun. Pero kapag pumayag ka, sa tingin ko, magiging masaya tayong dalawa. Ako rin. Ako rin. I mean, I think so too. Ibig sabihin, pumapayag ka na? Yes, yes. Thank you. Baba, did you invite her? No, I didn't invite her. Yildiz, ano ginagawa mo dito? Yildiz, tinatanong kita, ba't ka nandito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? What do you mean? Halit, wala ka bang asawa? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Wala kaming iniimbita. Look, walang ibang tao. Kung hindi pa kita sinundan dito, sweetheart, hindi ko pa malalaman. Yildiz, please lang, can you just do that later? Tumahimik ka muna, Zera! She's so selfish, hindi na niya ginalang ang kasal natin. Galit ako kay Halit. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala akong pakialam kahit sino pang pakakasalan ni Zera. At para saan naman yun? Ba't may maleta ka? May lakad ako, kaya dala ko yan. At saan ka naman pupunta? Please lang, kung may sasabihin ka, pwede bang mamaya na lang? Pwede? Hindi, hindi. Dapat hindi ko na kayo guluhin. Yildiz, teka. Saglit lang. Excuse me. Yildiz? Yildiz, kinakausap kita. Ano naman bang problema mo, ha? Ikaw ang may problema, huwag akong sisihin. Ano ba? Nadali na tuloy ang kasal dahil sa iyo. Pwede ba patapusin mo man lang muna? Bakit ka ba pumayag na mangyari to? Yildiz, tama na. Sige na. She's doing this because she's jealous. Halatang halata. Pasensya na. Please continue. Okay, let's continue. Sarah Argun, do you take Atakan Kemal Kerajet to be your lawful husband? Yes, I do. Sorry, sorry talaga. Hindi ko na silent. Si Erin to. Si Erin ba? Sagutin mo. Bakit, Erin? Hello, Kuya Kemal. Please, you have to help me. Erin, bakit? Nasaan ka? I hit someone. I think I killed her. Ano sabi mo? Erin, nasaan ka? I don't know where I am. Kemal, bakit daw? Erin, isend mo ang location mo. Susunduin kita, okay? Huwag ka matakot. What happened to him? Kemal, anong nangyari? Mr. Halit, may nasagasaan daw si Erin. Ano? May nasagasaan? Oo, napatay yata niya. Ano sabi mo? Punta na natin siya. Tara!
Mr. Dundar, hindi ka ba busy ngayon? Ano naman? Hindi importante yun. Ang gusto ko lang ngayon, matuloy yung dinner natin. Naisip ko lang na kung ipagluluto pala kita, baka maging masyadong matagal. Ano kaya kung sa susunod na lang, pag naset na natin ng maayos? Sige, okay lang sa akin. Kung mapapagod ka, pwedeng magpapunta ako ng tao para tulungan ka. Hindi na kailangan. Kahit hindi na, kaya ko na yun. Hindi ko talaga inaasahan na mananalo ako. Masusubukan ko na rin ang special dish mo. Ah, hindi naman mahirap lutuin yun eh. Basta, mamaya makikita mo. Ang bait mo pala, Zainab. Baka, hindi mo lang ako masyadong kilala. Yun lang siguro yun. Oo nga pala. Kung okay lang, pwede mo kaya ako ibaba sa Etelier? Walang problema. Akong bahala. Pwede ka rin naman ihatid sa bahay mo. Hindi naman kailangan. May inaayos kasi ako sa bahay ko. Ready na daw ang furniture. I-check ko lang sana. Sige. Ihatid natin si Zainab sa Etelier. Sige po. Welcome. Kamusta, Aisel? Okay lang po. Where's everyone? Wala po. Pati si Erim wala pa. Halala. Si Abla. Hindi pa rin umuwi ang Abla mo. Where are they? I'll call them. Hello? Abla, where are you? Kanina umaga ka pa wala. Come home. Maikikwento ko sa'yo. I'm with Baba right now. What happened? Lila, na-aksidente si Erim. Ano? Anong aksidente? He's okay, don't worry. Na-aksidente daw siya. Makasagasa. I can't believe it! Did he kill someone? I hope not, Lila. Nasaan kayo? Susunod ako dyan! Hindi. Diyan ka lang. I'll call you pag nandun na kami. Oh, sige, balitaan mo ako, ha? Okay. Bye. Are you leaving? Oh, I don't want to stay here anymore. Dahil kay Zainab. Kung sino-sinong iniimbita niya. Don't worry, Alihan. Akong bahala. Sasabihan ko na lang din si Jenner mamaya. Oo, dapat sabihan mo siya. Bakit, Dila? Uncle, may masamang nangyari. What happened? Erim ran over someone. Napatay daw yata niya. What? Dila, where are you? Kausap ko lang si Abla. Kasama niya si Baba. Oh no. What will happen to Erim? Will he go to jail? I don't know, Lila. I'll find out what happened. Alam na rin ba ni Ender to? No, I haven't told her yet. Sige na, tatawagin ko na muna si Ender. Just call me if anything comes up. Okay. Ano daw yun? May nasagasaan si Ender. Anong sinabi mo? Kumusta yung nasagasaan niya? It's bad. Napatay niya yata. What can I do, Alihan? Kailangan mo ba ng kasama? Pupuntahan ko si Ender at sasabihin ko sa kanya. Just tell Jenner what happened, okay? Sige, balitaan mo ako. Ayusin mo na yung visa para sa US. Nanalo ka ba? Hindi yata ako swerte ngayon. Jenner, ano? Mag-usap tayo. Excuse lang, ha? Baba! Anak! Baba! Shh! Calm down, son. Baba, I killed her. Please help me. Hindi, anak. Huwag mo sabihin yan. Relax, Erim. What do I do? She's dead. Kemal, I killed her. Ano mo nasabi yan, anak? What do we do? Erim, naalala mo ba kung saan mo siya tinamaan? Right down the street. Kailangan nating bumalik dun. No, please. I don't want to. Kailangan nating pumunta dun. We have to go back. Paano kung may pulis na? Hayaan mo na sila, but we have to go back. Tara na. Tara, sumakay ka na. Sana ikaw na magdala niya. Okay ka lang? You sound so stressed on the phone. Is this about work again? Ender, Erim was in an accident. What? What accident? Don't worry, okay lang si Erim, pero may nasagasaan siya. Seryoso yata. Anong may nasagasaan? How? Was he driving the car? Erim doesn't even have a license yet. Alihan, paano to? She was crossing the street. Sigurado ka bang dito yun? Oo.
bigla na lang siyang tumawid, tapos ayun, baba. Sige, okay, anak. Kimal, pumunta na tayo sa presinto. Okay. Please, wag. Baba, please don't take me to jail. I don't want to go there. Anak, we really have to. Don't worry. Akong bahala. Ganito, sasabihin natin na si Sidki yung driver. Kimal, tara. Okay. Sumunod daw tayo. Which precinct sa yan, ikaw iba? Thank you, we're on our way. Saan daw? Don't worry, papunta sila sa Yenikoy. Hindi naman tayo nasagasaan. Nabalian lang daw siya, okay? Relax. Oh, thank goodness. Bilisan na natin. Pumunta na tayo doon. Tara na. Meron ba? Abla, Janelle, ano nangyari? Mamaya na lang tayo mag-usap. Paano niyo nakuha yung susi? Kasalanan to ni Halit. Tara na, bilisan na natin. Pupunta. I don't even want to know. Tahimik lang siya ngayon dahil kay Erim. But I know he's angry. Dapat lang. Sumobra na si Erim. Kasalanan to ni Ender. She messed him up when he got married. Oo nga pala. Paano na yung kasal mo? Are you happy na hindi natuloy? Wala akong sinabing ganun. Pero kung nangyari to habang kinasal ka, baka naman may ibig sabihin yun. Ano namang ibig sabihin nun? Na baka dapat hindi ka na magpakasal. Ewan ko sa'yo. Pero buti na lang, we don't believe in science at all. Wala akong pakialam. Sasabihin ko tumawid siya kahit green yung stoplight. Subukan kong promeno, pero wala na. Yun ang sasabihin natin, okay? That's what happened, okay? Huh? Basta we're gonna stick to that story, okay? I don't know what to do, Baba. Relax. Pupunta kami ng opisina ng chief. Sasabihin ko si Sidki ang nagmamaleho. Just wait for us here. Baba, what if something happens? Walang mangyayari, anak. I will take care of it. You understand? Huwag ka na magsalita. Huwag kang mag-alala, Erin. Walang mangyayari sa'yo. Paano ka, Sidki? Huwag mo siyang isipin. Ayusin muna natin ang problema. Wala akong kinakatakutan. Basta cargo ako ng baba mo. Huwag kang matakot. Hindi kasi siya binabantayan ni Halit. Makukulong ang anak ko dahil sa kanya. Para tuloy ako masisiraan. Hindi talaga ako makapaniwala. Abla naman, hindi naman to tungkol sa'yo, di ba? Malapit na tayo. Please, huwag ka na mag-iskandalo. Hindi mo ako mapipigilan, Janelle. Ender, kumalma ka lang. Lahat naman tayo nag-aalala. Ang importante, hindi makulong si Erim, and hopefully he learned his lesson. That's it. But Erim isn't like this at all. Sigurado, nilaso na niya ang utak ng anak ko para magalit na talaga sa'kin ng tuluyan. Abla, please lang, huwag ka na magwala. Baka lumabas pa to sa balita, please naman. Wala akong pakialam. Sawa na ako sa kanilang lahat. Basta kasalanan ni Halit kung bakit nangyari to. Sira na ang buhay ni Erim. Wala na siyang future. Ay, naku. Ano ba naman buhay to? Erim, ang baba mo ang bahala. Huwag ka matakot. Hindi ko mapigil. What's going on, Baba? Can Sidki fix this? Siyempre naman. Bakit pang hindi? Hindi pwedeng makulong si Erim. Ganito. Kakausapin ko na yung chief ngayon. Basta hintayin niyo na lang kami dito, okay? Kapag okay na, iuwi mo na rin si Erim, alright? This is all your fault! Sinira mo ang anak ko! Tumahimik ka! Wala kang alam sa nangyari! Nakapatay ng taong anak ko nang dahil sa'yo! Anong klaseng ama ka ba? Pwede ba tumigil ka na? Ikaw ang tumigil! Kukunin ko si Erim sa'yo, idedemanda kita! Walis ka nga dito! Makikita mo! Erim, let's go! Ano yun? May problema ba? Erim, come here. Bakit? May aksidente ba? Pwede bang sa loob tayo mag-usap? Oh, sige. Thank you. Erim, halika lang. Let's go. Huwag kang makialam. Ender, come here. Bakit ba? No, if you didn't make a scene, sasaluhin na sana siya ni Sidki. What? Why didn't you tell me? Paano ko malalaman? And now we can't do that anymore dahil sa'yo. Oh no. Mabuti na lang, ligtas siya. Nasa ospital siya.
Minor injury lang. Nabalian at nagalusan. Will I go to jail? Yo, wala kang lisensya at nakasagasa ka. Siyempre, may violation yun. Papa? Kung sakali ba, hindi ba pwedeng isettle na lang natin? Pwede, kung hindi siya magdedemanda. Sa tingin ko magdedemanda siya. Dapat kasi, hindi siya tinakbuhan ng anak mo. Oh, sige. Okay, may pulis na darating. Kukunin ang statement mo, okay? Okay. Fatih, halika dito. Kunin mo ang statement niya. Sige, Chief. Enim! Anak! Anong klaseng ina ka? Ikaw, anong klaseng ama ka? Sinira mo ang lahat! Dapat kasi sinabi niyo sa akin. Tignan mo tuloy ang nangyari dahil sa ginawa mo. It's your fault. Hindi ka dapat pumunta dito. Paalisin niyo nga yan dyan. Ididimanda kita para makuha ko ang anak ko sa'yo. Tandaan mo yan. At sinong judge naman ang kakampi sa'yo, ha? Maghintay ka lang. Dapat talaga ilayo ko na si Erim sa'yo. Ah, talaga? Oo. Alihan, tutulungan mo naman ako, di ba? Dapat mapasa akin ang anak ko. Sabihin mo lang sa akin, may mga kaibigan akong lawyers. Kahit sino pa yan, hindi ako papayag. Kahit tumulong ka pa, hindi niyo siya makukuha. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Hindi mo na makikita si Erim simula ngayon. Tandaan mo yan. Dito pa sila nag-iskandalo. Sino ba sila? Yung mag-asawa ba sa labas? Magulang nito. Parents ko sila. Bale, ikaw pala yung anak nila. Ganun na nga. Naipit ka tuloy. Kawawa ka naman. Oo nga. Ito pala, pirma mo na lang. Diyan sa baba. Anong klase kang ama? Yan! Tignan mo ang nangyari dahil sa kababayan mo. Kasalanan mo lahat na ito. Imbis na alagaan mo si Erim. Kung ano-ano pang kalokohan pang iniuna mo. Wala kang karapatan sisihin ako dahil ikaw ang may kasalanan nito. Nangyari ang lahat na to dahil sa babaeng yan. Huwag mo siyang idamay dito. Teka! Anong kasalanan ko? Ba't pati ako sinisisi mo, ha? Stop it! Habla, please lang. Tumahimik ka na. Anong binubulong-bulong mo dyan? Umalis ka nga dito. Silayas ka, oh. Hindi ako aalis dito. Hindi mo ako mapipigil. Erim? Anak! Kakausapin kayo ni Hepe. Mitin, sumama ka. Sarah, keep an eye on Erim. Ano ba mangyayari? Uwi. Erim, how are you? Erim, are you okay? Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Parang stepfather na siya umastaw. Diyan lang tayo magkakasundo. Pwede ba? Huwag dito. Erim, what were you thinking? Why did you take the car out? Siguro dahil wala nang nagbabantay sa'yo simula nung hindi mo na ako kasama sa bahay. Dahil sa mga barkada niya. Siyempre, hindi mo rin alam yun. Erim, alam ko nagalit ka dahil pinaalis ko sila. Tingnan mo ang ginawa nila sa'yo. Patahimikin niyo siya, kundi baka magkagulo dito. Yildiz! Huwag mo akong hawakan. She's right. Hayaan na natin siya. There's a waiting area inside. I think you can stay there first. Doon na lang muna kayo so you can talk in private. Okay, sige. Doon na lang tayo, anak. Thank you, Alihan. Mabuti na lang talaga nandyan ka. Magsama kayong lahat. Thank you, ha? Welcome. Erim, anak. Tama na. Huwag ka nang magalit. Tingnan mo tuloy kung anong nangyari habang wala ako. Oo nga naman. Bakit ka ba galit, ha? If I was there, I would have protected you from those boys. Hindi ka kasi nakikinig. Dapat sinabi mo sa akin. Ang baba mo, wala siyang ibang inaatupag kundi si Yildiz lang. Ma'am, please. Walang kasalanan si Papa. Fine, I'll stop. I'll just stop it, Ma'am. Kasalanan mo lahat na ito. Erim, wait, what do you mean? Oh, come on, Ma'am. You only think about yourself. Can't you just leave me alone? Erim. Ender, pwede mo ba kaming iwan ni Erim? I just want to talk to him for a while. Erim?
sasabihin mo ba sa akin that Mom is right? No. I won't say that. But do you think she's right? No, Irene, they're both wrong. Hindi ko lang alam kung sinong mas mali. Pero nandun na yun. Nandito ako. Dahil asawa ko na ang mama mo ngayon. Alam mo na yun. Kung ano mang maging reaction mo, galit o inis, maiintindihan ko. I know how you really feel. How would you know? Did your mom marry someone else? She didn't. But she did something worse. So how? It's a bit complicated, Erim. Pero ako lang talaga ang nakakaintindi sa'yo. Hindi ko rin nakasama ang mama ko nung bata ako. Mahirap talaga. I'm just so angry with them. I know. But listen, you have to work through this no matter what. Gustuhin mo mang pumili ng pamilya, hindi pwede. You're right. Ang dapat mong gawin, imbes na magsayang ka ng oras, magalit, mag-focus ka sa mga bagay na makokontrol mo. Paano? You'll figure it out. Basta when you grow up and have a family, just don't do what your parents did because you should know better and learn from their mistakes already, right? Do you think I can do that? Yes, of course. Can I really? Magagawa ko kaya yun? When the time comes? If you really want to, you can. Like you did. I haven't moved on anymore. So paano? Don't be scared. Magkaiba ang sitwasyon natin. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Hindi mo palang siguro nakikita yun sa ngayon. Erim, ako, malungkot yung childhood ko. Ang huling gusto kong mangyari ay mapagdaanan yun ng isa pang bata na gaya mo. I hope you understand. I'm really sorry. It's okay. Hindi ko alam kung natulungan kita o hindi, pero I'm here if you need me. As an uncle. Thank you, Alihan. Hey. Thank you, Din. Nasaan si Erim? He's inside with Alihan. Wala akong pake. Baba, wait. Please calm down. Pabayaan mo muna sila. It might help Erim. Just wait. Bitin? Oh, anak. Okay ka lang ba? Huh? I'm fine, Mom. Please, huwag ka nang magalit sa akin. Erim, halika na. Erim, we have to go. Sige na. Zera, halika na. Na-discharge na yun nasa kasaan ni Erim ngayon. Nakauwi na siya. Hintayin nyo na lang muna ako sa opisina ng chief. Kakausapin ko lang yung babae. Okay? Okay. Tara. Sige na. Bitin, samahan mo kami. Ha? Alis na tayo. Okay. Baka nag-aalala si Lila. Tawagan mo siya, okay? Sige, sige. Halika na. Yung bag ko. Let's go. Tara na. Saan maareglo natin? Baka magka-problema. Teka lang, mauuna ako lalabas. We can go home if you want. Wala na tayong magagawa dito. Hindi ako aalis dito. Hihintayin ko muna kung anong mangyayari sa anak ko. Matatapos naman to ng isang araw, di ba? Maaga namin sisimulan para matapos din agad. Sige, parating na rin kasi ang orders ko. Sige, kaming bahala. Sorry ah. Salamat, bukas na lang ulit. Sige pa. Basta. Renovation lang. Okay ka lang ba? Hindi. Halata ba? Bakit ba? Nagtanong ka pa talaga? Sino ba nakaisip ng dinner na yon, ha? Nasaan yung kaibigan mo? Nasa party pa? Siyempre si Janner yun. Hindi mo siguro alam kung ano nangyari.
Hindi. Bakit? Kasi, na-aksidente yung pamangkin niya. Ano? Si Erim ba? Oo, kanina. Hala, ano kaya nangyari? Okay lang ba siya? Ewan ko rin. Bigla na lang siyang umalis kanina. Teka, tatawagan ko nga si Yildiz. Oo, sige. Hello? Abla, kumusta? Hi, Zainab. Sobrang gulo, grabe. Ano nangyari kay Erim? Ayos lang siya. Nasa bahay ka ba? Pupunta ako dyan. Sige, hihintayin kita. Ingat. Sige. Mr. Elliot, dito muna kayo. Susubukan ko sila pakiusapan. Kung hindi, saka kayo lumabas. Sasama na ako. Hindi natin alam kung anong klaseng tao sila. Pwede ka nilang lukuhin. Ako na muna ang kakausap. Hindi na. Para matapos na rin to. Alimbahay. Ito po, sir. Tara na. Nandito ba si Halime Shandy? Mahama ko siya. Bakit? May problema ba? Na-aksidente siya, hindi ba? Oo, may patang ng hit and run sa kanya. Pasensya na kayo sa anak ko. Anak mo yun? Oo. Gusto ko sana kayong kausapin. Oo.